Hello! Welcome to my YouTube channel again, guys. Gusto ko lang i-share yung pinagdaanan ko last month. Kasi alam ko, marami akong nababasa or na-feature sa TV na na kagaya ko na naranasan to. Nagkasakit ako, guys, ng allergy. Ito. Ayan, guys. Papakita ko sa screen. Nagkaroon ako ng pantal-pantal. And hindi ko maintindihan kung saan ko nakuha yon. And gusto kong i-share sa inyo para pag nagkaroon kayo ng ganito, masolusyonan nyo din at sana makatulong yung i-share ko sa inyo. Ayan, guys. Nagpa-vaccine kasi ako noong July 9. And yung ano ko, yung allergy ko, lumabas siya noong July 18. Sa sobrang depressed ko, guys, sa kakaisip, nag-search ako. And ayan, guys, madaming speculations, madaming, alam niyo na yon pag nagkasakit kayo, kung iniisip niyo kung saan nang galing, yung ganon. So, nag-search ako, nakita ko to, na after 1 week or mahigit, like mga 2 weeks, pwedeng may lumabas na allergy after ng vaccine. Ayan, dito pakita ko sa inyo. Pero hindi pa rin yun proven na yun nang galing. Kasi yung iba talaga, lumalabas yung allergy mga 40s, ganun. Eh, malapit na ako mag-40s, guys. Ouch! Tapos, yun nga, guys. Nung una, nagpa-check up ako, binigyan ako ng reseta na cetirizine. And sabi niya, bumili din daw ako ng ointment na para sa pamamaga. Baka sakali daw mawala yung kate, tapos hindi ko nakamutin at mag-listen yung ano niya, yung pamamaga. So, bumili ako nun, guys, kung ano-ano yung binili ko. Ang dami. So, wala talaga, guys. After 1 week na hindi ako nakapasok sa work, nag-isip na talaga ako na kailangan ko nang bumili ng effective sa talaga na gamot ko. Tapos sabi din kasi nung manager ko, kailangan ko nang magpa-second opinion. So, pumunta ako sa doktor, dun sa may-ari ng kapatid ng may-ari ng apartment. Nag-suggest siya. So, nagpunta ako dun. And binigyan nila ako, guys, ng Ebastin na oral siya. At saka yung pinaka-ano niya, guys, parang lotion, Betnovate. Lalagay ko dito. Ebastin at saka Betnovate. Yung Betnovate na yun, guys, maliit lang siya. Ayan, pakita ko sa inyo, guys. Lotion siya. Pero pakita ko pa din yung picture dito. Ayan. Lotion. Mga 500 pesos. Pero yung Ebastin, guys, yung oral, ano siya, mahigit 30 pesos lang. Pero napaka-effective niya, guys. Yung unang tingin pa lang sa akin ng doktor, pagtingin niya sa katawan ko, pinakita ko, nag-reseta agad siya nitong dalawang gamot. Wala na siyang question, ganun. Sabi niya, i-take ko yun ng 1 week, and after 1 week, pag wala pa rin result or kung anong result, bumalik daw ako sa kanya. Alam nyo, guys, 3 days pa lang, nag-ano na siya, humupa na yung mga ano ko, yung mga namamaga, and napaka-effective niya, guys. And after 1 week, wala na talaga siya, guys. And nalaman ko na doon ako nag-allergy sa chocolate at saka sa pansit canton, isda, na tuna, yung ganun. Yun yung mga pinaiwasan din sa akin nung doktor. And alam nyo, guys, yung natutunan ko dito sa sakit na to, self-discipline talaga. Kasi pag kumain ka ng bawal, like yung mga sinabi ng doktor, yung malalansa, tapos yung mga dilata, bawal din siya. Yun, pinapa-avoid niyang kainin. Tapos, nagbunga naman kasi nawala, guys. Kaya lang, after 1 week, nung nawala na siya, puro kamote lang yung kinain ko, saging, lugaw. Pumayat talaga ako, guys, as in, nagbawas ako ng 2 kilos. And ngayon, guys, mahigit ng isang buwan, awa ng Diyos, nakakakain naman na ako ng maayos. Kaya lang, pag may bawal pa rin chocolate, lumalabas siya. Kaya lang, yung pinaka maga niya, guys, manipis na siya and nawawala din siya kaagad. Hindi katulad nung una talaga na lumabas siya, guys. Pag kinakamot ko, as in, kumakalat talaga siya. Ipapakita ko yung mga pictures, guys.
As in, worst talaga yung naramdaman ko na yun. 2 weeks akong walang work. And guys, yung marami talagang speculation kung bakit nagkakaroon tayo ng rashes na ganun. Unang-una, sinabi din na stress. Pag stress ka, kasi stress din ako nung time na yun. Parang ganun. Tapos, sa pagkain nga, tapos nakabasa din ako na after ng vaccine, huwag kang kakain ng malalansa. Eh, nakakain din ako noon. So, marami talaga. Walang reason kung saan talaga ako na walang, alam niyo yun, hindi reason eh, walang proof kung saan talaga ako na allergy. Pero iniwasan ko lang talaga yung chocolate at saka yung mga malalansang pagkain. Pero sa ngayon guys, awa ng Diyos, okay na ako. And may lumalabas man na allergy sa akin, may karamay ako yung Betnovate. And yung ano pala guys, itong Ebastin, tinanong ko sa Mercury Drugs kasi dun lang ako nakakabili. Kung pwedeng bumili pag walang reseta ng doktor, hindi pala siya pwede kasi steroid na din pala yung ano to, yung Ebastin na to guys. So hindi siya pwedeng bumili ng basta-basta, kailangan ng prescription ng doktor. And ayun nga guys, kung nakakaranas man kayo ngayon ng allergy na katulad ng dinanas ko, sana nakatulong tong vlog ko sa inyo. And stay safe always! Thank you! Bye!